Lubos ang pasasalamat ng grupo ng mga persons with disabilities sa mag-asawang sina Curly at Sara Discaya dahil tinupan nito ang kanilang hiling ng mga grocery packs hindi lamang para sa sektor ng PWD kung hindi pati sa mga solo parents. Halos 300 grocery packs ang handog ng St. Gerard Charity Foundation Incorporated ngayong Sabado. Ito ay isa sa mga hiniling ng AKAP Kapasigan na tinugunan ng foundation. Tiniyak nila Kapitan Richie Pua at former Chairman Ron Angeles na prioridad ng kanilang grupo ang nasabing sektor. Binahagi din nila ang sunod-sunod nilang mga aktibidad para sa mamamayan. Roughly nasa 275 beneficiaries po. Opo, lalo-lalo na pag may request yung presidente, pinapriority po namin. Siyempre, ang PWD malapit din sa puso ng ating Ate Sara. At siyempre, isa sa mga priority at dapat talagang tulungan ng PWD. Yung tuwan-tuwa at nakita nyo naman, napakasaya nila na kahit paano ay magkakaroon sila ng grocery item mula kay Ate Sara. Aras po sa mga PWD na Kapasigan, unang-una po, tagang hindi namin kayo pwede makalimutan at siyempre lagi kayong priority sa puso ni Ate Sara at sa puso rin po ni Capricci Pua. Meron din na medical mission ngayon sa barangay sa Santa Lucia. Bukas sa barangay Buting, tuloy-tuloy po ang ating medical mission kada Saturday and Sunday po. Meron din na program mamaya sa mga iba't ibang barangay. Like sa Urambo, meron pong mga magical show at bingo po. Ate Sara, unang-una, maraming salamat sa ginito ang puso nyo, sa inyong mag-asawa ni Kuya Curly na walang sawang tumutulong sa mga Pasigueño. Maraming salamat at sana mabuhay pa kayo ng mahaba. Namun sa ganun, maraming tao pa kayong Pasigueño matulungan po. Ito pong programa ng mga PWDs ay tayo ay naimbitan. Una, maraming salamat po sa pag-imbita. Atin po namin mula po kay Ate Sara Discaya ay grocery packs para sa ating mga kapatid na PWDs dito sa Barangay Kapasigan. Marami pa kaming parating na programa. Meron pa kaming mga darating na pa-concert. Sa Palatio, meron po kaming contribution sa pa-concert ni Kapitan Bobot Guevara. Tapos meron pa kaming pa-concert para sa mga kabataan sa this coming 30th. So, abangan po ninyo. Marami pa kami bukod dyan. Ang dami pang mga activities para sa pagtulong sa mga Pasigueño. Sa ating mga kapwa Pasigueño na PWDs, patuloy po ang pagsuporta at pagtulong ng St. Gerard Charity Foundation. Simula noon hanggang ngayon, nakikita po ninyo napakaraming na ibibigay, wheelchairs, tungkod, at kung ano pang medical kits, medical missions para sa inyo, para makapaghatid ng kaginhawaan sa ating mga PWD sa Pasig. Kaya marami salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa aming grupo. Nabatid na hindi ito ang unang beses na tumulong sina Kuya Curly at Ate Sara sa Barangay Kapasigan. Ito po ay request po ng ating Person with Disability Association ng Barangay Kapasigan para sa mga member nila. Magaganap na General Assembly, ilalahad po yung mga programa at mga activity pa na gagawin nila ng grupo nila. Sa ilalim po ng Gender and Development Office ng Barangay Kapasigan, syempre sa inisyatibo ng ating punong barangay, Kapitana Jennifer Popot Marcelo at ng buong council po. So nagpapasalamat kami sa St. Gerard Charity Foundation sa pagbibigay po ng tulong, lahat ng tulong na binibigay nila sa mga residente at mamamayan namin ng Barangay Kapasigan, lalong-lalo na ang person with disability. Actually, hindi ito ang unang pagtulong sa amin ng St. Gerard Construction Charity Foundation. Una, nung bagyong Karina, na mahagi sila ng food packs para sa ating mga residente na nasalanta ng bagyo. Ako bilang kagawad ng Barangay Kapasigan, marami na rin silang naitulong sa amin kagaya ng pagpapahiram ng mga sasakyan para sa mga association, grupo, homeowners dito sa ating barangay na kailangan ng sasakyan na magagamit nila para sa mga outing, team building, lakbay-aral nila. Namahagi din sila ng mga wheelchair, quad cane, BP monitor, tsaka FBS monitoring para sa
mga residente natin at miyembro ng PWD at senior citizen ng barangay Kapasigan. Yes, actually, inaantay din namin, nakita nga namin sa ibang barangay na natapos na nga yung mga medical mission nila. Kung sakali man na maibaba at ma-schedule na dito sa amin sa barangay, marami pong matutulungan ang residente natin. Wala namang kakayanan na magpa-check up talaga sa mga private at public na hospital. Actually, wala na akong mahihiling pa eh. Pero, ayun, sana tuloy-tuloy lang ang pagtulong sa lahat ng mamamayan, lalong-lalo na dito sa amin sa barangay Kapasigan. Sana mas makami pa silang matulungan. Nagpapasalamat ako sa kanilang dalawa. Kumpare ko kasi sila, kumare. Ninang sila ng ang anak ko, ninong at ninang ang anak ko. Noon pa man, talagang yung friendship ba, kumbaga, yun. Hindi talaga matutumbasan yun. Ang bali yung mga PWD namin, yung mga assembly kami ngayon, ina-accept namin para pumunta lahat po rito. Para kahit papano, mabigyan namin ng konting tulong kahit papano. At kung ano pa yung mga kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw, lalo sa mga pang-maintenance at pang-financial kung sakali man. At nagpapasalamat din po kami sa St. Gerald, sa mga biyaya na natatanggap namin. Kahit hindi man kami PWD o ano man yung mga matatanggap pa namin, maraming salamat po sa mga tulong ninyo. Unang lapit po namin to nung birthday po ni Kapitana. Dahil nakausap ko po yung isang staff na tinanong ko po siya kung pwedeng lumapit ang PWD para humingi ng medical assistance o financial assistance or educational assistance. Sinabi niya, pwede naman po dahil pwede magpasa ng mga requirements basta kumpleto. Nagpapasalamat po kami ng malaki, lalo-lalo na kay Ma'am Sara sa pagtulong niya sa mga PWD ng Barangay Kapasigan. Sa susunod na taon, kung sakasakali man, papasalamat pa rin po kami kung ano man yung maibibigay ni tulong. Sana man po, kahit yung mga PWD namin na walang kakayang maghanap buhay, kahit pa paano mabigyan ng konting pangkabuhayan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.